binukot kami ng mga militar sa kainangbay. Napilitan din kami na sumurrender. At pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na magpunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon ngayon. Ang gusto lang namin magpakita ngayong araw, yun ang narapasismo ng Estado sa mga aktivistang ang tanging hangarin. Ipaglaban na yung Manila Bay. May nangyayaring reclamation projects doon. Ang problema doon yung mga isdang mawawala ng hanap buhay. Pero nagagamit yung mga militar para ipatigil yung mga barkilos para masupilan yung mga kabataan, yung mga isdang nandun. Yun ang tunay na issue dito. Sandali, Julia. Pakinggan mo natin yung masasabi dyan ni Kertel Rodel de la Cruz. Sino po ay sumurrender po sa amin no? Doon po, dahil nagkaroon po kami ng report po na informasyon po. 10 sir na nagkaroon kami ng conference sir. According po sa isang report na nanggaling po sa Pampanga na sabi po. Pagkatapos po noon, noong 11 po, so nakakuha kami ng go signal na iyon po ay aming subukang puntahan. Alamin po namin na kung yun nga po ay yun ang report na nawawala po na hinahanap natin. So sa pakipagtulungan naman po ng iba, na kausap po namin yung nag-report na informasyon. Ako sa loob po kami sumurrender kahit pinilit na po kami. Nung gabi po ng September 2, naglalakad na po kami sa kalsada nung meron pong dumukod sa amin. May tumigil pong SUV sa harap naman, tapos dinukot po kami, tapos hindi kami masamahin sa kanya. Yun po yung totoo. Akala po namin si Delgado. Pero kilala po nila kami. Okay, once again.